Alam mo, ah, itong mga vlogger sa Pilipinas, ewan ko talaga kung pera-pera na lang ang nalalaman eh. Oo, ha? Pasensya na kayo mga vlogger kung medyo babanatan ko kayo ngayon ng konti. Ah. Lipat na tayo muna ng konti dito. Sandali lang. Ito sa mga vlogger. Anyway na, dito na tayo sa mga vlogger. Ha. Tukmol. Eh, gusto ko tukmol. Ayoko ng Tokomi. Kayo naman. Hindi, ito. Pag-usapan natin to si... Itong si Tokomi, yung ginawa nilang prank. Ang corny na eh. Tsaka, alam nyo, wag ko, parang hindi ko kayo na ano eh, parang hindi ko kayo nagbasa ng Pinocchio eh. Alam niyo yung Pinocchio, di ba? Ewan ko, ilan ba siya yung nakakaalam pa ng Pinocchio? O siguro yung mga matatanda dyan, alam nyo pa yung Pinocchio, di ba? Yung humahaba yung ilong pag nagsisinungaling, yung story ni Pinocchio na nagjo-joke-joke siya, sisinungaling, sumahaba ilong niya, and eventually hindi na siya pinakinggan. Alam niyo yung ganon, di ba? Kasi nga, lagi siya nagloloko eh. In other words, lagi siya nagpa-prank. So, hindi na pinaniniwalaan. Alam nyo, kayong mga vlogger sa Pilipinas, lalo ka na Tokomi, ganun ka na ba kawalang utak? Hindi, para mag-content lang ng ganyan. Hindi, kasi di ba, alam mo yun, alam mo, mahirap naman talaga maging vlogger. At totoo lang ha, mahirap maging vlogger. Kailangan talaga may utak ka. Kasi kung wala kang utak, basura talaga yung content mo. Yun ang mangyayari sa'yo. Wala na eh. Kasi kailangan mo mag-isip eh. Ang vlogger parang ano yan, parang producer ng pelikula. Para ikaw makagawa ka ng something, talagang pipigain mo utak mo na makapag-produce ka ng magandang content. Di ba? Kaya lang, pinagkaiba lang, meron talaga mga vlogger na walang kwenta at walang utak. Kaya... kung ano-ano na lang pinagagawa sa kanilang video. Tulad nila, ewan ko ha, kung itong si Tokomi, hindi ko sure ha, kasi itong si Tokomi, kung walang utak to't kaya gumawa ng prank na ganyan. Ibig sabihin kasi, yan ang ano eh, pinaka-best na masasabi nating para makapag-agaw pansin, eh gagawa ka ng prank, kalokohan, at para mapansin ka at para panoorin ka, 'di ba? Baka nga hindi ako sure ha. Baka nga nouna tuwa pa siya nung may na-prank siya na medyo prank gone wrong. Oh, eh syempre tayo naman, ay prank gone wrong. Papanoorin natin 'yan. Oh, minsan yung iba sinasadya pa eh na talaga magkaroon ng prank gone wrong para panoorin mo, 'di ba? Para magka-content. Kasi nga, walang utak eh. Pag walang utak talaga, kung ano-ano na lang pinoproduce na content, vlogging, di ba? Hindi, isa yan sa mga nauuso. Tokomo is a Japanese din sila, di ba? I'm not sure kung Japanese sila. O parang si Rendon. O totoo, si Rendon. Para magka-content, gagawa ng ikagagalit ng tao, yung ikababash niya. Alam niya, ibabash siya dyan eh. Alam mo, sa tingin ko, si Rendon nananadya yan para ibabas siya, para sumikat siya. Although, magkakaroon siya ng hate views. Pero yan ang ginagawa niya para siya ay panoorin at pagkaroon ng content. At habang may content siya, may views siya, may kinikita siya. Yan ang sa tingin ko. Kaya lang, ang description ko sa mga ganyang klaseng vlogger, yan yung mga vlogger na walang utak. Diba? Yung walang utak, I mean, wala ka nang buhok, wala ka pang utak. Oo, wala akong tinutukoy ha. Sarili ko, wala rin akong buhok. Pero hindi, di ba? Ang sakit nun eh. Wala ka nang utak. Ay, wala ka nang buhok, wala ka pang utak. Medyo nakakahinayang naman na yun, di ba? Bawi-bawi. Pag pangit ka na, bawi-bawi mo na sa utak mo. Hindi totoo yun ha. Ako nga eh, hindi ko naman siya nagbibiro ha. Iniisip ko yung sarili ko, hindi na nga ako pogi. Kaya kailangan mag-isip ako ng malalim. Oo, seryoso ako. Iniisip ko yan eh. Tanggap-tanggap din minsan, di ba? Minsan may maganon eh. Tanggap-tanggapin mo na minsan na wala kang itsura. So, kailangan mag-isip ka para lumalim naman yung utak mo, argumento mo. Eh, kalbo ka na nga. Bungal ka pa. Dugyot ka pa. Tapos wala ka pang utak. Ano na tawag sa'yo? Basura. Di ba? Yun ang totoo.
Ang dami na ho nating vlogger na ganyan, ha? Kaya nga ngayon, usong, isa alam nyo pa kung anong usong-uso ngayon, ha? O, walaan nyo kung anong usong-uso ngayon. Sugal! Ewan ko ba ito sa mga tao, sobra na ngayon yung mga influencer, mga vlogger sa sugal. Maka-influence kayo sa sugal. Huwag ganun. Hindi kasi, alam mo, kanya-kanyang trip yan, ha? Hindi ko naman sila ma-judge. Kung kasi, alam mo naman, pag sugal, malaki bayad, di ba? Hindi, totoo naman. Pagkasugal naman talaga, malaki bayad eh. Diba? Yung mga pil-pil-pil-pil dyan, mga pil-pil, mga Philip, Philip Morris. Hindi, Philip Morris ha. Ito lang masasabi ko sa inyo, mga vlogger na ganyan. Hindi ko kayo inuhusgahan. Hindi ko kayo, bahala kayo. Nasa sa inyo yan. Okay? Pero, tandaan nyo lang lagi ang sinabi ni Spider-Man. Diba? Much is much power means much responsibilities. O, gagalit tuloy yung kapitbahay natin dito. Hindi totoo naman eh, diba? Kaya kailangan medyo... Kasi ganito, okay lang sana kung ano eh, kung lilinawin ninyo doon sa inyong ano, na pag... Hindi lang kayo umasa sa sugal. Yun lang sa akin. Huwag kayong umasa sa sugal. Huwag kayong umasa sa swerte. Dahil ang swerte, pang sandalian lang yan. Minsan siniswerte ka sa buhay. Okay, minsan ganun. Pero sana, umasa ho tayo dun sa iba pa. Lalong-lalo na ho kayo, mga vlogger. Huwag kayong umasa na, hindi, magpo-promote na lang ako na magpo-promote ng sugal, ganito-ganito, para may kita ako. Darating ang panahon na mawawala yan, okay? Pero yung mismong impluensya ninyo at saka yung integridad ninyo, hindi mawawala yan. Yan ang pagkakatandaan ninyo, okay? Dahil pagka nawala na integridad ninyo sa social media at lagi na lang makikita niya, ano ginagawa niya? Araw-araw, sugal, 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 sugal. Wala nang content ng ano mo kung hindi sugal, sugal, sugal. Di ba puro gano'n na lang? Wala mangyayari sa inyan. Kailangan laliman mo lang din, di ba? Laliman mo din yung sarili mo. Kasi itong mga vlogger natin ngayon sa Pilipinas, ay naku po, ewan ko ba, bakit... sa Amerika, ito sa totoo, walang biro ito, sa Amerika, ito, nakita ko eh, sa pag pinag-aaralan ko yung mga vlogging sa Amerika, marami silang dinidiscuss doon at sinasabi nga nila, nagpapalit na ng mukha ang vlogging. Kailangan sa vlogging, may natututunan ka na. Pag wala kang natututunan, hindi na nanonood ang tao sa'yo. Okay? Tayo sa Pilipinas, wala tayong pakialam doon. Marami sa mga vlogger sa Pilipinas, hindi nila iniisip na ano kayang matututunan sa akin ng tao. Diba? Kasi, ito ha, lagi nyo tatandaan to. Pag ikaw nagsimula ka na mag-vlog o lumabas sa social media, whether you like it or not, you will be an influencer. The question is, are you a good influencer? You're influencing them for a better na buhay nila? Or you are a bad influencer? So, mamili ka. Doon ka mapupunta. Yung bad influencer, pag naging bad influencer ka na, ang hirap na ho niyan ilipat na maging good influencer ka kahit papaano. Yung tipong, bakit ko panonoorin itong tao na ito? Diba? Yan ang kagad ang tanong na... Pasensya na, hindi ko kasi masyadong kabisado yung iba dyan.